Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaisa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lugusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo.
Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sino mang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay, kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtitiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akhaing, damayan ang iyong anak sa sugat ni Jesus Kristo. Gawin mo kaming kasalo nang may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa kalbaryo. Mahal na birheng buwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayan ng Poong Hesukristo, sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y tabi, sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karami niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdadalamhati ni Maria. Nagdalamhati ang ating mahal na Birheng Maria. Para sa iba, parang walang kabuluhan ang kapistahang ito. O para sa iba, magtataka, paanong ang isang pagdadalamhati naging kapistahan? Hindi ba dapat pag sinabing kapistahan, masaya? Kaya tayo ay nagdiriwang dahil may naidulot itong maganda. Paano nangyari? Ang isang kapistahan ay isang kalungkutan. Mga kapatid, ito po ang matututunan natin sa ating ebanghelyo ngayon. Narinig natin na habang nakapako sa krus si Jesus, si Maria ay nakatayo sa paanan ni Jesus. Nakatayo sa paanan ni Jesus. Kaya nga, mayroon tayong imahe ni Maria na tinatawag na Stabat Mater. Stabat Mater. Ibig sabihin, stabat, to stand, o to stand by. At mater, mother. Kaya literal itong ibig sabihin na a mother standing by. Stabat Mater. Matapos pahirapan si Jesus at ipako, lahat ng noon na naniniwala kay Jesus, yung mga pinagaling, at kahit na yung mga ibang alagad ni Jesus, ay nagsitaguan, nagsiwalaan, nawala ang lahat ng nooy nagpapakita ng pagmamahal kay Jesus. Tingnan mo nga naman ano? Tingnan mo nga naman ang tao. Kapag wala ka ng ganansa na nakukuha, nawawala na lang bigla. Kapag oras na ng hirap, tumatakas. Kapag dating ng krisis, kanya-kanyang alisan. At kapag hirap na, umaayaw na. Pero si Maria, nanatiling nakatayo para kay Jesus. Totoo. Totoo pong walang nagawa si Maria sa hirap at sakit na nararamdaman ni Jesus. Pero ang tumayo at nanatili habang may hirap, habang naghihirap, at habang nasasaktan ang kanyang anak, ito ang naging kontribusyon ni Maria. Tumayo siya sa kabila ng hirap, nanatili siya sa gitna ng hirap. At ito po yung pinagdiriwang natin ngayon. Yung mayroong isang ina na tumayo para kay Jesus noong panahong lahat ay nagsitago. Mayroong isang babaeng tumayo kahit na ang lahat ay nag-alisan. At mayroong isang taong nanatili at hindi natakot.
Hindi ba ganun naman? Sa ospital nga eh. Hindi ka naman doktor. Hindi ka din naman nurse. Wala ka namang magagawa doon sa taong may sakit. Pero nandun ka. Nananatili ka. Kasi iba yung pakiramdam na mayroong tumatayo at nananatili para sa iyo. Sa panahon ngayon, iilan na lang po ba ang tumatayo at nananatili kapag oras na ng krisis? Marami sa atin, hanggang sulsul lang naman, hanggang chismisan lang naman, magaling lang magsalita, pero pagdating na ng pagsubok, hindi mo naman makita, hindi mo naman maasahan. Ilan sa atin ang nawalan ng kaibigan? Ang dami-dami nating kaibigan. Ngayong krisis, ikaw naman ang nangangailangan. Ilan sa mga kaibigan mo ang nahahagilap mo? Ilan ang nananatili at nandyan pa rin para sa'yo? Ilan sa atin, yung noong nawalan tayo ng mahal sa buhay dahil sa COVID, ilan sa atin ang dumamay at nakiramay? Yung iba, nandiri pa, nilalayuan, hindi na nga bumati at nakiramay, abay, nawala pa. Ilan sa atin, noong nagka-problema ang pamilya, nanatili at hindi umalis? O merong iba, yung tatay, ayun, sumakabilang bahay na. Noong dumating na ang problema, noong dumating na ang krisis, yung magulang naghiwalay at hindi na nagtagpo. Ilan ang nanatili para sa pamilya? Ilan ang hindi nagrebelde? At ilan yung sama-samang hinarap ang problema? Mga kapatid, hindi ba dapat tayong magdiwang at matuwa dahil sa mga taong kayang tumayo sa kabila ng hirap, pagsubok at sakit? Hindi ba isang pagdiriwang ang makaya mong tumindig sa kabila ng krus ng iyong buhay? Ito po ang ating matututunan sa kapistahan ng pagdadalamhati ni Maria, ang manatili at tumayo sa kabila ng hirap at pagdurusa. Tumayo sa hirap at pagdurusa. Ito yung ating ipinagdidiwang. Mayroong ina, mayroong tao, at mayroong isang babae na tumayo sa gitna ng hirap at pagdurusa. At higit sa lahat, tumayo para kay Jesus. Amen. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay,
Matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Sa lahat ng ating mga pagdurusa at pagsubok, tumindig tayo at ibulong natin ito sa Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ang aming inaasam, ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa altar mo, aniyo'y magiging tunay, lukom at katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Pagkahanda sisimlan ang alak at hinapay ay bebendisyonan. Aniyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan. Sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus, iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mahapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama naming, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala." Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinpo ka namin, aral mo ang aming buhay.
at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,